You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Hindi nga daw malayong mangyari na ugong-ugong ngayon at usap-usapan na kinukuha ng AMBS or ang network ni Manny Villar itong si Paolo Bediones. Mula sa naging article ng Abante, sinabi nila na mukhang malapit nga raw sa katotohanan ang balitang kinukuha ng Villar Network o ng Advanced Media Broadcasting System ang former TV5 News anchor na si Paolo Bediones. Si Paolo Bediones ay di umano'y tinanggal ng TV5 dahil na rin sa kontrobersya na kinakaharap nito. Nag-text kasi ang partner ni Paolo na si Lara Morena tungkol sa isyong yon, pero habang sinusulat nga ito ng Abante, ay tikom naman daw ang bibig nila hinggil sa di umano ay pagkuha ng AMBS kay Paolo Bediones. Wala pa nga daw tugon si Lara sa naging text message ng Abante para linawin kung ang kumakalat na balitang ito, kung ito nga ba ay totoo. Di umano ay panghihikayat ng Villar TV team kay Paolo na pangunahan ang news team ng istasyon. Hindi nga daw malayong mangyari ito, lalo na nga at kamag-anak ni Marcos, si Paolo, diba? Alam naman natin na si Marcos, si BBM, ay nakahanay dyan ang mga Villar, ang unit team. Ang nanay ni Paolo ay anak ni Fortuna Marcos Barba, na lola naman ni Paolo, na kapatid nga ni late President Ferdinand Marcos. So, ibig sabihin, si Ferdinand Marcos at ang lola nitong si Paolo Bediones ay magkapatid. So, lumalabas na paternal grand-uncle ni Paolo, si Marcos. Grabe, napakalapit pala na kamag-anak nitong si BBM, itong si Paolo Bediones. Well, sa ngayon ay wala pa nga daw ibinabalita o ibinabahagi na sagot itong si Paolo sa di umano ay pagkuha sa kanya ng nasabing istasyon. Anyway, hinihintay pa nga rin yan ni Ray Pumaloy sa kanilang article na Abante at soon na magkaroon ng sagot itong si Paolo Bediones kung ito ba ay totoo, ito'y kanilang ilalatana. Samantala, kamakailan lamang ay nabalita nga na tinanggal itong si Paolo Bediones dahil na rin sa iskandalong pinaharap nito. Ito hinggil sa mga dati niyang staff na siya ay kakasuhan dahil nga daw sa hindi pagbabayad sa ginawa nilang project noon sa DepEd. Narito ang naging pahayag ni Paolo. The company welcomes the legal process to take place so both parties can clearly be identified and present their side, instead of going to the media where the company may be judged prematurely. Yan ang naging bahagi ni Paolo Bediones. There have been delays in talent fees, but the company is finding ways to rectify the situation by sourcing additional funding. The company is also fully aware of its obligations to the freelancers who work on the project. Yan, pagpapaliwanag niya. There are also some areas of dispute and compliance which have yet to be resolved. We were working as early as August 2020. Nag-start umere yung mga TV lessons namin October 2020. Nako, yan yung quiz show na nakapag-tape na kami, tapos hindi kami lahat nabayaran. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mga suppliers. Nagtrabaho kami ng ilang buwan pero waling. Yan ang naging pagbabahagi ni Paolo Bediones, at kung magkataon na totoo ang alok sa kanya bilang maging head ng news team ng AMBS, ay isa itong malaking blessing in disguise. For sure na hindi ito tatanggihan ni Paolo, since isa itong way para maibalik niya ang kanyang reputation, lalong-lalo na nga at tinanggal pa siya ng TV5 dahil na rin sa kinaharap nito. Anyway, anong masasabi niyo sa ating latest update ng Showbiz Map? Images are all credit to the rightful owners, and thank you for watching Showbiz Map.